Kay J. Brad, para bagang tauhan ka lang naman dyan sa Kalingap eh. Kaya huwag kang manginanakit. Huwag kang kispi. Huwag kang kulang sa pansin. Prangkahan lang tayo. Oh. Ayan na guys. Muli nagbabalik po ang inyong likod guys. Ayan, isang mapagpalang araw o gabi. Saan makayong sulok ng mundo guys. Ayan. Pakiclick naman po muna ng thumbs up at ito ay alam nyo na sa mga mainit-init pa rin tayo topic, no? Ito paglilinaw lang, paglilinaw po muna sa lahat, no? Ako po ay hindi ako basher ng Kalingap. Hindi ako basher na beneficiary ng Kalingap. And ako ay malaki ang respeto. Malaki ang respeto ko kina Kuya Bal, no? Alam nyo naman, alam nyo yan lang, guys. And hindi po ako yung tipong nanunungayaw, nananagot. Kahit ako ay napapagalitan, ako ay lumalabis or sumusubra sa akin pag-reaction, ako may napapagalitan, ako po yung nagsasawalang tibo ko respeto. Asahan niyo po yan. Ako man ay umalis, pusang umalis sa Kalingap, mag-iba ng content, wala po kayong maririnig ng kahit ano, no? At hindi po ako gumagawa ng ikasisira ng Kalingap. Katunayan, ako lang po ay nagtatanggol at sumasagot, for example, sa pagmumura kay Kalingap Rob or kung ano pa man, and sa ibang Kalingap, ako lang po ay nagmamalasakit. Wala po intensyon para guluhin lalo. And isa, dalawa, tatlo, inap na, ako po ay kusang tumitigil. No? Paglilinaw, yung sasabihin, ha, na ako daw ay matigas ang ulo, hindi tayo magme-mention. Ako po ay hindi nanunungayaw at hindi po ako nagtatopic laban sa Kalingap kung ako man ay minaririnig na sasagap po respeto and ayaw ko ding maging topic pa ng ibang kalaban. No? Huwag sasabihin po respeto at dapat daw ako hindi na daw ako dapat sinusuportahan. Hindi naman ako namimilit na ako suportahan hanggat merong isang nanunod sa akin. Salamat. Dalawa, salamat. Kung mas maraming pasasalamat po. Hindi ko man ulit-ulitin na sabihin sa inyo, yan po'y tinatanong na utang na loob ko. Yan. Thank you po. Dahil kung wala pong naniniwala sa akin at sinasabing ako ay gumagawa lang ng issue or for views, hakot views, kung ako ay panggulo, hindi po lalaki ng ganyan kalaki ang aking subscriber. Pero ganun pa man, salamat po. Yan. Dito guys, eto, kagaya nito. Ang defender po ni Medet ay may respect po kay J. Brad. Huwag sasabihin na kami yung naggagawa ng issue para kay J. Brad. Katunayan, kami po ay humuhugot lang ng topic kay Starrax. And nagiging topic din naman niya ni Kuya Bal. So hindi na nga lang kami nag-reaction do kay Kuya Bal, no? Dito, sumagot ang defender ni Medet. Tuloy-tuloy na tayo guys. Yan. At ako po ay mabait. Kung ang tao ay mabait sa akin, pero kahit ako sinasalbahe ng tao mga nirerespeto ko o ako ay pinalalabas ng masama, wala ang sino mang makakarinig ng anumang salita laban sa akin, no? Ganyan po ako. Ako ay umiiyak lang. Nakaiyak na. O yan, nakaiyak na tayo. Eto guys, isang reactor, defender reactor ni Medet, may sinabi kay J. Brad. Yan, humuhugot lang tayo ng topic. And sila naman yung nagsasalita eh. So, saan ba nag-umpisa ang problema? Bakit naging issue kung sinong naka-scout? Guys, tuloy-tuloy na tayo. Napapahaba tayo guys, no? Wait lang. At normal, bilang reactor, hindi tayo re-upload video. Hindi rin tayo yung nakikwento lang based doon sa napanood na video. Hinuhugutan po natin ng malalim na opinion. Yan. Ito, si yung hito. Janitor Fish. At unti-unti, pinapapak ako eh. Nakakailang topic na. Pati si Sangkay, nire-reactionan, tina-thumbnail, sino pa yung iba, sina J. Brad. Topic na topic nito lalaki ito. Ito yung, para siyang ano, yung Janitor Fish, kumbaga, unti-unti kang kinakain, hanggang sa matibag ka matibag, pero sorry, hindi mo matitibag. No? And, itong lalaking ito, walang alam. No? Ito na, guys. Ito na guys, at hindi ko lang minimension yung pangalan niya kung sino to. Maraming nagtatanong sa comment section. Huwag na po. At mapapromote lang, pero sasagot lang ako. Dito, nandiyan yung mukha. Nandiyan yung mukha. Kita nyo naman. Ito na, no? O, ito. Ito ay kay J. Brad. Medyo parang pag nagsasalita siya, parang lasing. J. Brad.
J-Brod. Ganun lang. Kaya intindihin na lang ninyo, namnamin nyo yung sinasabi. Okay? Okay, J-Brod. Makasari ni J-Brod is sino sa kanilang dalawang scouter? Sino dalawa? Ngayon, tumingin naman din ako doon kay Mitty sa mismo sa interview nila ni Agri na pagkano ba yun? Kasi Mitty. Totoo naman yung sinabi ni Mitty doon. Hindi naman si Mitty may sumakaling. Totoo eh! Pinakinggan ko ngayon. Kaya-kaya na lang. Yung sinasabi niya, kung sino daw yung naka-scout, based daw doon sa video yung inilabas ni Midep, na ang naka-scout sa kanya, nakapag-vlog sa kanya kauna-unahan, ay yung small vlogger. And doon daw nakilala? Paki-correct? Kasi babalikan natin yung video para mas clear. Totoo naman daw na ang naka-scout ay yung small vlogger. Totoo naman daw. O ito. Pagkano ba yun? Pati Mili. Totoo naman yung sinabi ni Mili doon. Hindi naman si Mili may sumangaling. Totoo eh. Pinakinggan ko ngayon. Kaya-kaya na lang. Ang sabi ko ni Mili sa interview, ang una talagang naka-vlog kay Mili is si... Pagkano? Pagkano ba yun, guys? Ayun. Naninindigan siya. Or, mas parang... pinapaboran niya yung sinabi ni Midet na ang unang naka-scout ay yung small vlogger na Alcano ba yun? Pinapaboran niya. Totoo naman daw. Okay, totoo. Totoo. Oh. Okay. Ay, nagbablog ka ay kahit gabi ay nakasalamin. Ano baga? Ang iyong mata. Tuloy-tuloy muna tayo bago tayo magbigay ng pahayag ha. Tuloy. Ano ba yun, guys? Yung small vlogger na yun. Sure talaga. Nag-trending siya sa Facebook. Oh, tinan nyo talagang pinaninindigan. Ngayon daw, yung una naka-scout at nag-trending sa Facebook. Alam mo, ito yung aking pinagtripan kanina eh. Ang usapin kasi, dito kasi lumalabas, ha? Ito, makikinggan mo ako mabuti, namnamin mo yung sinasabi ko, Manong. Ha? Ang pinag-uusapan kasi, ang highlight ng topic, bakit parang lumalabas na mas ipinangangalandakan pa yung unang nag-vlog kay Midet? Parang mas yun yung kinikilala niya. Lumalabas ditong parang walang J-Brad na naka-scout sa kanya at na-refer siya kay Kalinga from. Yun kasi yun. Kaya ang tanong, ang pinag-uusapan, kung sino ang tunay na naka-scout. Kung bakit kasi itong si Midet biglang naglabas ng video at doon sa kanyang video na yon sinasabi niya na ang naka-scout daw sa kanya ay yung small vlogger at siya raw ay na-interview sa isang radio station. Doon daw siya nag-viral. So ngayon pinapaboran mo yung kanyang sinasabi. Dapat hindi mo ito papaboran, bibigyan mo ng kapaliwanagan. Dapat yung pahayag ni Midet na inilabas ni Midet na video, dapat ang sinabi mo, oh, i-correct natin ito. Kung si Midet man ay nakapagsalita at ipinakikilala niya na sa lahat, o ipinaaalam niya, ipinababatid niya sa lahat na merong naka-scout sa kanya maliban bukod pa kay J-Brad. Nag-viral siya doon. Walang ganun eh. Mas pinangangalandakan yung unang naka-scout. Yung small vlogger na ito'y hindi naman kilala ni Kalingap Prab, hindi rin kilala ng Kalingap. Sa madaling salita, itumbukin na natin sa madaling salita ha, para walang tayong ligoy-ligoy. Lumalabas na walang J-Brad na nagdaan sa buhay ni Midet. Yun ang mainit na usapin. Na bakit nagkaganon? Oh, malinaw? Malinaw ba? Ha, hindi kita bababuyan dito ha. Kung sinasabihan kitang bobo ka kanina at tanga-tanga kang, wala kang alam na nakikidefend ka, nagre-reaction ka, ay pasensya ka na. Pero tinumbok ko na. Lumalabas kasi walang J-Brad. Kaya yan ang nagiging issue. Sino ba talaga ang tunay na ka-scout? O, malinaw? Naintindihan mo ba? O, tuloy tayo ha. Kasi parang pinapaboran mo eh. Natotoo naman, sinabi ni Bit, huwag ninyong i-connect yung makanakaraan kung sino man nag-interview yung radio station. Kung sino man yung small vlogger na naka-scout. Huwag ninyong i-connect yan sa pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, yung lumalabas na parang walang J-Brad na nag-refer kay Kalinga Prab. Para kay Midep. Nagets mo? Kung hindi mo pa naman ito naiintindihan, Manong Hito,
Eh, napakahina naman ako kuti mo, ha? Malinaw na ang pagkakaaliwanag ko. Bakit, eh, mas ipinangangalandakan yung naunang naka-scout na lumalabas, walang Jay Brad na naka-scout. O, gets mo na? Malinaw ba? O, hindi pa rin? O, eh, naku, o, tuloy. Magandang hindi siya sa mismo. Totoo yun. O, pinito ko yung disuli. O, ano na yung Jay Brad? Ngayon, sinasabi, ano daw ngayon, Jay Brad? Tapos ikaw, Jay Brad, ikaw yung pangalawang naka-scout. Okay, buti naman at alam nyo. Buti naman at alam mo. Pero bakit nga ba? Eh, kinukunik ninyo yung unang naka-scout. Oo, nag-viral siya doon sa unang. Naka-scout saan? Sa Facebook. Pero ang galawan ng Kalingap ay nasa YouTube. Nag-viral siya sa Facebook, pero ang medet hindi kilala sa YouTube. So, ano nangyari? Ha? Nung siya nag-viral sa Facebook, doon sa unang naka-scout, ano nangyari? Kulaylat na din. Hindi rin kilala. Nang karamihan na supporters ni medet sa ngayon. O, malinaw? Nag-viral nga siya sa Facebook. Pero, lahat ng kung sino man ang nanonood sa kanya sa ngayon, dyan sa YouTube, ayan ay supporters, viewers ng Kalingap. Okay? Yung nanood sa kanya, nag-viral siya noon, ilang dekada na lumipas. Ha? Matagal na yun eh. Oh, tuloy tayo, ha? Tapos sasabihin mo pa kay Jay Brad, ha? Oh, si Jay Brad ang ikalawang naka-scout. Ang problema nga, bakit ba? Isinisingit ninyo yung nauna, hindi na, wala connection yun. Pati radio station, bakit ba isinisingit ninyo na nakilala sa, nang inintay na radio station? Nakilala dahil sa unang naka-scout. Huwag ninyong i-connect yon. Malayo-malayo yon sa katotohanan. Kung ano ang kanyang kinalalagyan ni Medet sa ngayon, yan ay dahil sa Kalingap. Ano pa ba kailangan i-explain? Anong hito? Anong kailangan pang i-explain sa iyo? At bakit ganito? Sinasabi mo kay Jay Brad na meron kang sinasabi kay SP si Jay Brad. Abangan nyo guys. Hanggang dulo ha. O. Ako yun. Sorry. O, ano ka ngayon, Jay Brad? Ikaw. Nalimutan daw niya. Nabablang ko ang utak nito. Nabablang ko ang utak niya, nakalimutan. Guys, pakiclick muna guys ng thumbs up ha, tapusin niyo ako hanggang sa matapos ang video. Blanko, nabablang ko ang utak niya, teka daw muna, time out daw muna, sabi niya ha. Time out muna. Ayun, oh, wait. Ayan, may naalala na yan. Nakaalala na. Ito yung mahirap dito, wait, pag ikaw ay magi-reaction. Kailangan, tago po, pagharap sa camera, alam mo na yung direction ng iyong sabihin, alam mo na yung iyong pupuntuhin. Hindi yung nawawala ka sa isip mo. Ano parang wala kang alam eh. Wala kang alam eh. Mema ka, Mema. O, tuloy tayo, tuloy. May naalala na siya. O, wait. Okay, nakalimutan na tuloy. Ito yung mahirap dito. Pag nagre-reaction, nawawala sa sarili. Nawawala ng ulirat. O, diba? No. Nawawala na siya ng malay. Naku, Diyos ko, Mar Joseph. O, yan. Nawala daw tuloy, o. Okay, nakalimutan na tuloy. Ayun. Naglahaba daw, naglalaot at nagsimula lang daw doon sa interview ni Kuya Bad kay Jay Brad. Oh, tapos ayun na nga yung interview eh. Kung bakit nung in-interview sana, ito yung mali, ito yung mali, kamalian ninyo at kamalian ni Medet. Nung time na in-interview ni Kuya Bal si Jay Brad at sinabi ay ganito, ganyan, ganito, ganon. Ang hirap dito kay Medet, hindi kong bibig. Sana, pagka may ganong apoy, patayin. Patayin. Yung usok yung apoy, yung issue. Pero, talagang naninindigan. Ha? Iyon sana ay bilang pagtanaw ng utang na loob. Sabi ko nga hindi man hinihingi at hindi humihingi. Dahil iya talaga layunin ang motibo ng Kalingap ang tumulong sa kapwa. Pero kung sanang itong si Medet, umpisa pa lang nung napanood sana yung interview do kay Kuya Bal ay sinagot or binigyan ng explanation eh di tapos. Ganun. Pero ano ginawa? Ha? Kagulo-kagulo na. Nababalahura na.
wala pa rin. Parang naninindigan. At ano sa ano ang sabi? Bakit hindi mo napupuna? Yung sagot niya. Limited na sasabihin niya na, huwag mo akong hintayin na magsalita. Pag ako nagsalita, kawawa ka. Bakit? Ganon yung kanyang sagot. Ha? Bakit ganon ang sagot ni Minette na huwag siyang hintayin na magsalita? At pag siya nagsalita ay kawawa daw si Jay Brad or kung sino man, si Ana Rita or kung sino pa man. Bakit ganon? Sino ba yung mga taong yan na sinasabihan niya ng ganon? Di ba yung mga taong yan na sumagip sa kagutuman at kahirapan? Eto guys, hindi po tayo dito nang yuyurak sa pagkatao. Paglilinaw, tayo po ay, kagaya nga nasabi ni Kuya Bal, pumupuna. Hindi porkit pinuna ay masama na. Ikinokorek lang sa tama. Wala ditong uri ng pambabalahura. Ha? Ito, matino ako yung reaction ko kumpara kanina, ha? Yung kaninang aking premier. Matino ang aking reaction ngayon. Real talk tayo. Pero pasensya na po sa iba, ha? Dawin ako mag-reaction. Real talk. Walang ligoy-ligoy. Yun, sasabihin ko. Ang problema po, pag nasasakol, tinatamaan, sasabihin, balahura, sasabihin, ganito, ganyan, ganon, ganyan. Diba? Tuloy tayo, ha? Malinaw. Kung napanood man yung interview ni Kuya Bal, kay Jay Brad, sana binigyan niya ng kapaliwanagan. Tinapos ang problema. Ang ginawa? Ha? Ano ang sagot niya? Huwag mo akong pilitin magsalita. Pag ako nagsalita, kawawa ka. Tama ba yon? Yun sinasabi ko sa iyo. Tapos ngayon ikaw, tanggol ka kitanggol, pero yung sinasabi ng ni Medet, hindi mo nakikita. Kung ano ba yung kanyang pagkukulang? Ano yung kanyang kamalian? Dapat ba siya magsalita ng ganon? Para nagbabata? Na pag siya nagsalita, kawawa. Dapat, pagsabihan mo, punahin mo rin. Kayo yung magsalita ng Midet, bigyan mo na ng paliwanagan nang matapos na at nang matigil na, magkaroon ng closure yung isang problema. Basol. Wala eh. Ha? Sino nagkulang? Sino may kapabayaan? O hinahayaan? Ha? Tuloy tayo guys, no? Tingnan mo. Dito pa parang sinisisi pa si Jay Brad. Sasabihin mo kung hindi binigyan ni Kalinga Prab o ni Kuya Bal ng ganun pagkakataon na mag-scout. Ano ba? Ako yata ang nawawala sa wish yun. Kung hindi ka na mag-inig ng wish yun, nang hindi ka sa Kalinga Prab, ay walang ganun sinabi na mag-scout mo. Tingnan mo. Kung hindi na nabibigyan ng permiso ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, na mag-scout ay wala daw ganung senaryo ng na-scout mo. Anak ng pating, bakit ganun pa yung sasabihin mo? Parang naninisi ka pa. Parang ganito yun eh. Kung hindi ka nabigyan ng permiso na ikaw ay mag-scout, parang ganun eh. Walang scout mo. Parang ganun eh. Ito yung mga utak ninyo, yung mga sinasabi ninyo, wala na sa ayos. Pag gusto ay magpapasalamat, hindi mo yung sasabihin, parang isinusumbat mo na, kung hindi ka nabigyan ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab na permiso na mag-scout, walang ganyan. Walang ikaw ang naka-scout. Magpasalamat ka. Dahil sila Jay Brad, nag-iikot sa lansangan, naghahanap ng maiispatan para tulungan. Diba? Sa halip, yung pamilya na lang niya, yung bahay nila, na halos wala nang kaayusan ang kanyang tutukan. Diba? Salamat ka, may mga scouter. Tapos sasabihin mo, kung hindi ka nabigyan ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab ng pagkakataon na mag-scout, wala kang scout na ganyang sinasabi. Grabe ka, pabihira ka. Anong utak meron ka? Ayan na naman tayo. Tuloy tayo, ha? Walang ganong senaryo na scout mo. Si Mitip. Okay, ito. Maliwanag na rin ko yan kay Kalinga Prab na magtulong ay walang kapalit. Yan naman talaga ang essence, ang meaning ng magtulong eh. Hindi ka na mag-speak ng may palita. Excuse me, ha? Ang sabi raw ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal, ang pagtulong ay hindi raw nahingi ng kapalit. Sino ba nang hihingi ng kapalit? Ha? Sorry guys. Sino ba nang hihingi ng kapalit? Ha? Walang nang hihingi ng kapalit. Ha? Hindi nang hihingi ng anumang kapalit si Jay Brad. Ha? Bakit naging issue ang patungkol sa sino ang naka-scout? Dahil naglabas ang Medet ng video. At sinasabi sa kanyang video, na ang naka-scout daw sa kanya ay yung small vlogger. Hahanapin ko lang guys, ha? Hindi ko alam. Hindi ito. Wait. Nandun yata sa isang cellphone ko. Ito yata, wait.
Si Jay Brad, hindi niya po ako nakita sa Gaza. Nakita niya po ako doon sa vlog sa akin nung small vlogger na yun. Ano ako nakita ni Kuya Rob dahil po sa kanya. So, connected lahat po nang nangyayari. Ito yun eh, yung lumabas na video. Sino ba ang unang nauna naglabas? Hindi ba si Miguel? Kaya ito sinasagot lang ng mga reaktor na paglilinaw. Paglilinaw! Ha? Eh, yun eh! In the midst of medical crisis, wait lang. Wait. Yun eh, lumabas yung video na yan. So, marapat lang na magbigay na paglilinaw at naipaalam sa kanya kung sino ba talaga ang tunay na kaka-scout. Oh, naiintindihan mo na ba? Pinalalabas niya? Bakit na bakit na ikinukunik sa... Nako, maglalaon tayo guys. Oh, tuloy! Wait. Mag-escape lang may kinayapalipa. Oh! At kayo naman dyan, kalina, Libra, huwag mo namang ipamukha sa na-scout mo. Huwag ina-scout mo siya, huwag mo namang ipamukha na utang na loob na yan. Kaya wala kang kinayapalipa. Excuse me ka! Hindi ipinamumukha yan ni Jay Brad. Eto guys, tayo lang po ay sumasagot. Ha? Tayo ay dumidepensa lang po para kay Jay Brad, no? Sasabihin na naman ay ba, ginagawa na naman ang issue. Oh, support po natin si Jay Brad. Hindi sinasabi, hindi pinapamukha ni Jay Brad na dapat ay magkaroon ng utang na loob. Si Jay Brad ay nagbibigay lang ng linaw. Ha? Para sa kaalaman. Di ba? Hindi siya nanghihingi ng anumang kapalit. Bakit ka humantong sa ganyang usapin? Ang layo ng iyong sinasabi. Ha? Ipinapaliwanag lang kung ano ang katotohanan. Bakit ka napunta dyan na sasabihin mong bakit parang ipinamumukha daw na utang daw na loob? Hindi, ganun. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Manong, ito guys, hindi ko pinapangalanan to kasi baka mapopromote. Eh, alam niyo naman, syempre, Atay, ano to? Atay Kalingap to, basher to. Tuloy tayo, tuloy, ha? Anong ilang minuto na ba tayo? 3 minutes lang naman to. Nasa 2 minutes na. O, tuloy. Wala niya niya palit eh. Hindi mo naman niya personal na pera dyan o ano dyan eh. Para mo dyan, tauhan ka lang naman dyan sa Kalingap eh. Binigyan ka lang. Hoy, tahan-tahan ka. Hinahinig ka sa pagsasalita. Tingnan niyo guys dito, hindi naman daw yun personal na pera ni Jay Brad yung ipinantulong kay Midet. At sinasabi niya dito, natauhan lang daw si Jay Brad or, ito, pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Wala niya niya palit eh. Hindi mo naman niya personal na pera dyan o ano dyan eh. Para mo dyan, tauhan ka lang naman dyan sa Kalingap eh. Binigyan ka lang ng pass o discount ka. Ano na sa smartphone? Patutulungan natin. Pambihira ka? Hindi naman daw pera ni Jay Brad yung ginastos yan, yung napunta kay Midet. Kung baga binigyan lang daw siya ng karapatan na mag-scout ka o maghanap ka na matutulungan natin. Ganun? Anong utak meron ka? Kailangan mo pa talagang sabihin yan? Ito din. Bastos din itong magsalita, ano? Talaga, mas parang pinapaboran pa talaga yung ginawa ni Midet. Na parang wala nang kinilala sa mga tao na minsan nakatulong sa kanya. Hindi naman humihingi ng lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Hindi yun eh. Dahil lang sa naunang video na inilabas niya, sabi niya, naglabas bigla ng video na di umano daw ay may naka-scout daw sa kanya na small vlogger. Yun lang naman yung pinag-umpisahan. Naglilinaw. Hindi yung interview ni Kuya Bal. Ang pinag-umpisahan yung pinarinig ko kanina. Ang pinag-umpisahan. Kung bakit itong Miret naglabas ng video na sinasabi niya na meron daw unang naka-scout sa kanya at doon daw siya nakilala ni Kalingap Rob. So, nawawala ang Jay Brad. Ay, samantala si Jay Brad ang nag-refer niyan. Oh, tuloy tayo. Ganun yun. Eh, huwag ka manginanakit. Huwag ka masyado. Ay, hindi naghihinanakit si Jay Brad. For your information. Ha? Magpasalamat ka na lang din. At may content ka. Pupal ka. Tuloy. Eh, huwag ka manginanakit. Huwag ka masyado, ano. Kung hindi ka na, sa lahat ng success ni Midnight, hindi ka na panggit. Huwag kang manginanakit. Huwag kang KSP. Huwag kang kulang sa kansi. Huwag ka raw, KSP. Huwag ka raw kulang sa kansi. Ang kapal mo naman. Nakuha mo pang magsalita ng gano'n na huwag daw KSP at huwag daw kulang sa pansin. Hindi nagpapapansin.
Ha? Kayo ang nauna ay labas ng video at doon ay sinasabi ay siya ay nakilala doon sa small vlogger. Ah, naintindihan mo? Sino ang kay SP? Ha? Sino ang naghihinanakit? Sino ang kulang sa pansin? Baka ikaw. Wala kang alam. Ha? Wala kang alam, Manong. Huwag kang SP. Huwag kang kulang sa pansin. Huwag kang sa kanila. Maangas itong mukhang ito na to. Ito yung kulang sa pansin na kailangan pansinin, pero hindi mo deserve na ikaw ay ma-promote at hindi naman niyang kilala at hindi na rin papakalanan. Ayan na, ang akin lang napakalinaw ng pinag-uusapan kung ano ang topic. Dahil doon sa paglalabas ni Bidet ng video na doon ay nakasaan, kinakalkal niya o inungkat niya kung sino yung naka-scout. Huwag ninyo ikunik yun. Ha? Huwag niyo ikunik yun. Yun lang, napakasimple lang. Pero sasabihin mo kulang sa pansin kay SP. Ikaw ang kay SP. Ha? Ay, dapat kayo nagpapasalamat. Ang mali dito kay Midet, ha? Bakit hindi nagsasalita? Madudurog siya at madudurog at hindi ang titigilan ng mga reaktor. Dahil hanggat naandyan siya at parang nanguurat pa na mas maganda raw siya, isa daw sa mga bangaw, sa mga basher, ay di wow, ikaw na ang maganda. Pero yung mga ginagawa niya talaga kaiinisan ka pa. Panglilinaw sa lahat, hindi humihingi si J. Brand na siya ay tanawing utang na loob. Ito ay napapag-usapan lang at na-corner na at nagsabi lang ng pawang katotohanan kung ano ang totoo at sabi nga ni J. Brad ay alam niya ni Kalinga Prab kung ano ang katotohanan, kung bakit, kung paano napunta si Midet kay Kalinga Prab. Okay? Yun lang. Ito, hindi natin papangalanan kung sino ang bangaw na to at napopromote lang. No? Guys, abangan niyo ako sa aking next video po at pakiclick naman po ng thumbs up nang sa ganun ay swak sa palasa po ni YouTube at mega lang shoutout guys sa inyo lahat.